If you are with me, okay po. Hindi ko pala na isulat yung ano, intentionally siguro ng Lord para magbasa talaga tayo ng Bible po. I mean, nandiyan po yung scriptures natin. I will be leading to read us from the English Standard Version. Here we go. When the master of the feast tasted the water now, become wine and did not know where it came from. The servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first. And when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." God bless the reading of this word. Pwede ba tayong mag-pray mga kapatid? You may be seated. Kagabi po, talagang ang pagod ko. May pupuntahan pa sana ako sapagkat Sabado kasi mga pastor nag-bibisit kay Iso niyan. Naligo na ako, sabi ko, aalis ako ngayon. Pero hindi ka man talaga kaya, pagod talaga. Ang ganda kasi ng 3 days nating camp eh. Sino yung naka-join, di ba? Amen? So dahil sa saya ko, para bang naghalo na yung pagod at saka kasiyahan sa puso ko. After I took my bath, I sat down, and then may ginagawa pa ako konti para palipas ko ng ano, yung, para mawala yung ano ko, yung pagod. Dumadaig talaga yung ano ko, yung katawan ko. I was in the bed, now instead to get up and to change and to leave, I laid. And then I closed my eyes and I tried to sleep. Biro mo talaga. Then Sister Delia came, entered to the room. Sabi niya, "Ay, pagod talaga yung husband ko." And then, in those moments, in those times, yung ano tayo ba, nag-iisa lang ho tayo, may mga panahon talaga na mangusap ang Diyos atin. Last night, when I was in the house, when I was, you know, laying in the bed and closing my eyes, kasi pagod ako, the Lord spoke to me, and this is the message which I will give to you. Pinaalala ako ng Panginoon yung unang milagrong ginawa ho niya nung siya'y nandito ho sa mundo. Pakinig ka sa akin kapatid. Bago ka man siguro yung last camp ka lang nagsisimula o last week, may dahilan yun bakit dinala ka dito sa simbahan. Pero including na ho din tayong mga regulars. Now listen to me. Si Jesus ay gumawa ng isang milagro sa isang pamilya. Ang story na binasa ho natin ay hango ito sa first miracle ni Jesus Cristo na ginawa ho sa isang wedding. Ang tawag ho nito, the wedding of Cana. God has a word for you this morning, to all of us. God will perform not just one, but many, many miracles into our lives. May tao ho dyan? Gagawa po ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, kung hindi marami hong milagro ang Panginoon sa buhay natin. Now, I would like to qualify kasi yung milagro ho, hindi to magic. Kasi parang associated tayo sa magic, no? Sa bombarded tayo sa television. Ang milagro, ibig sabihin nun, yung mga bagay ho na inaasamba natin. Yung ano po, dinidesire natin sa puso. Yung mga bagay ho na pinagpipray ho natin na kumbaga sa mata ho ng tao at kakayahan ng tao ay hindi ho kayang gawin ito. Tutugunan ito ng Diyos. Ang tawag niyan, milagro. Example, ikaw estudyante ka, sa isip mo, sa iyong sarili at ang iyong parents sa kakayahan mo nila, hindi ka na talaga makapasok ho sa college, makapag-finish ng college. Now you're starting to pray, "Lord, naway makapasok ako sa college, naway makapagtapos ako sa college." Pag makapasok ka gani sa college, makapagtapos ka pa sa college, ang tawag nun, milagro. Hello, are you still there? Tanungin niya Sister Delia, kasi yun ang experience niya. Mga kabataan, ho, magtitake ng board. Hindi mo makakapasa kasi kulang mo ng review. May mga problema pa sa buhay, nananalangin, "Lord, naway makapasa ako sa board exam ko." Mga yung mga kapatid, paano ako nakapasa? Kasi wala akong review. Tingin ko nga sa aking sarili, wala akong belief. Tingin ko nga ang isip ko sa sarili ko, hindi ako makakapasa. Pero paano yun? Ang tawag nun, milagro. Amen? Amen. Palakpakan natin ang buhay natin.
I like as the place our palm to our chest. Say this with me, you close your eyes. Sige daw. Panginoon, binubuksan ko ang buhay ko. Tinatanggap ko ang lahat mong gawa. Salamat po sa lahat ng mga milagro na gagawin po ninyo sa buhay ko, sa pamilya ko. Amen. Hallelujah. Sige, another palakpak po sa Panginoon. Ito yung sinabi ni Lord sa akin. Isang araw, okay, from the scripture, si Jesus ay inimbitahan at ang kanyang entire family, pati na din yung mga disciples na umatin ho ng isang malakihang kasalan. Siguro itong groom belong or come from an influential family. Malaki talaga tawag ito yung kasalan at sa kakainan. Na ngayon, nung nandun na sila sa lugar kung saan sila nag-aatin ng wedding, dami po ng kainan, may kustumbre po ang mga Hudyo na kailangan, number one, hindi lang sila mauubusan ho ng pagkain, yung solid. Kailangan hindi din sila mauubusan ho ng pino. Kultura kasi ito eh. Kasi parang berkwensa ito sa isang pamilya pag sila ho'y nauubusan. Much pag yung pamilyang yun ay influential, so was this. Hindi ko alam anong nangyari, pero dahil siguro, I'm just assuming, sa business ho ng yung groom at saka bride at saka yung dalawang pamilya, sa lalaki at saka sa babae, ano ba yan? Dahil ho sa kanilang business, they were so much occupied of the occasion that somehow they forgot to ready the wine. It was a disaster. So much so, may mga assigned individuals. Sino yung naka-assign ho sa vino? Siya yung nagpo-problema ngayon. May crisis siya personally. Sapagkat habang ang lahat doon na nandun sa hall, nagkakain po, nagpipiesta, tumitingin ho siya yung lalaki, yung groom, at saka yung babae, masayang-masaya, yung parents. Alam po ninyo, especially ho sa mga babae, sa mga bride, pag ikakasal kasi tayo, ang the happiest place, yung couple are the happiest on that moment, on the time, especially ho sa mga babae. Amen. Kaya nga mga kabataan, huwag mag-uuna-una. At ganun ba yun sa Tagalog? Do not do things prematurely. Wait for the wedding. Amen. Nakao pa dyan? Amen. Pero kawawa itong yung committee ho sa wine. Yung servant na to. He was paid and he was told. He was, he had the assignment. He was, he was equipped. He was deputized. Pero alas, it was a misfortune for him. Why? Sapagkat nung binilang ho niya yung olya. Kasi wine before were not in bottles. Wine before were from pots. Yung malalaking yung mga sa amin ng mga Bisaya, tibon. Ngayon sa Tagalog, ganito ho kalaki. Nung binuksan ho ng governor, binuksan ho ng sino yung assigned sa wine? Alas sapagkat naubos na talaga ang wine. Pero on that time, coincidentally ho, sa mga mata ho ng tao, pero sa Panginoon kasi wala hong chances, lahat po may plano ang Diyos. Wala pong aksidente sa Panginoon. Amen? Pagpunta mo ngayong umagang ito, hindi yan aksidente ng Lord. Hindi yan aksidente, may plano si Lord. May tao pa dyan? Amen. Coincidentally, as yung mga assigned, nag-uusap, problema ito, wala na tayong bino. Papapagalitan talaga tayo. Mahiya talaga yung ang ama ng lalaki. At saka yung group, ano ba ito? Saka nag-blame na sila one to the other. Di ba, pag may problema ho? Di ba, we tend to blame. It's, ikaw kasi, hindi, ikaw yun, hindi, sila, hindi. Hello, amen? Can you see that on the back of your head? And Jesus was just standing there at the side. Para hong coincidence ba? Kasama ho yun ni Jesus ang kanyang nanay. At this time ho, wala pang detachment. No, make long story short, narinig ni Jesus yung sitwasyon, lumapit po ang Panginoon sa committee ng wine. Nagsugo ang Panginoon, sabi niya, yung lahat ng mga pots, punuin ho ng tubig.
sabi ho ng ano, sabi ho ng committee, may problema na nga kami dito, tubig, susubukin, will you still tell us to do extra job na hindi ho prescribed sa amin? Sabi ni Lord, stop to complain. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, stop to complain. Obey, no? Obey. Pinuluho nila yung tubig. Siguro, tinampan ho muli. Sabi ng Panginoon, buksan uli yung panglalagyan ng mga tubig. Nagtaka ho sila. Sapagkat at that time, hindi lang ho yung mga wine containers ang sinilan ho nila ng tubig. Kahit na ho yung mga extra containers, si Lord kasi he was very careful na sobra-sobra talaga ang wine at that time. Alam ba ninyo, pag magpo-provide ho si Lord, pag mag-bless ho si Lord sa atin, hindi lang hanggang liit ang i-bless niya ho sa atin. Siguraduhin ni Lord na ang ibibigay niya, i-bless niya sa iyo, sobra-sobra. Amen? He is our more than enough God. I'd like us to say the other line, more than enough. Sobra-sobra. Kahit na yung panghugas ho sa paa, kasi yun ang kanyang tradisyon, nilagyan ho ng tubig. Now, sabi ho ni Jesus, tikman ninyo yung tubig na nilagay ho niya, mangha po sila sapagkat yung tubig turned into high-grade wine. Sino sa atin ho dito na minsan po may mga okasyon na noon pa, noon ito ha, ngayon hindi na. Minsan ho, umiinom tayo. Yung ginawang wine ni Jesus Cristo, hindi tuba. Ang ginawa hong wine ni Jesus Cristo at this time yung high grade at the most expensive wine. Sigang matas mga kwan sa mga servants. Paano yung nangyari? The first, one of the first people to meet personally the Messiah were these servants. Yung una hong nakapag-meet ho sa real Messiah face to face, una hong naka-experience ho ng milagro into this God who became man, God became flesh, was the servants. Sa Panginoon kasi wala hong imposible mga kapatid. Kahit na yung purong tubig nga, kaya yan gawin ng Panginoon ng high grade at most expensive wine. Ito ho yung twist mga kapatid. Kasi ho, nagwawine na ho yung W-H-I-N-E. Nagko-complain at saka nag-murmur na yung mga tao doon. Ano ba yan? Saan na yung, yung bino? Ayun, nagsiserve sila ng bagong bino. Tinikman ng mga tao. At this time, ang mga tao na yung mga guests ang dumilat ang kanilang mata. Sabi nila, okay to ah. Bagong bino to ah. Pero sabi nila, namangha ho sila sapagkat yung binong yun na binigay ho sa kanila, mas pa kaysa earlier wine na ni-serve sa kanila. Wala silang alam anong nangyari mga kapatid. They were totally blind, they were totally unaware of what happened at the back. Sa backstage po. May tao ba dyan? Hanggang nakarating ho yun sa pinaka-importanting bisita ho nila sa mga VIP. Nang natikban po ng VIP, tumindig talaga yung the highest guest. Tinawag talaga ang tatay ng lalaki at saka yung lalaki, sabi niya, manghamangha yung guest, sabi niya, what kind of celebration are you preparing? This is one exceptional, kaiba-iba tong klaseng natinan kong wedding. Sabi niya, kaiba-iba kayo. Sabi ho ng guest, sapagkat ang tradisyon at kustombre po natin, pag nagpipiesta, ang binibigay una yung sober pa ang mga tao, yung mga masasarap at saka yung expensive wine. At habang usog na at saka marami nang nainom, yung buyong-buyong iba, ang ibibigay tuba na. At yung low class. Pero sabi niya, kayo, kakaiba kayo. Sapagkat, sabi ho ng governor, you are reserving the best at the last. Nakuha ho ninyo? Nung natulog ako mga kapatid, umiga pala ako, nakapikit yung mata ko. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, ito yung isabi mo sa mga lahat na pupunta tomorrow. Mga anak ko, the Lord told me, son, tell this to all of my children to come tomorrow.
Sabihin ng Diyos, ito yung sabi ng Panginoon. God is reserving the best of your life to your latter. Ngayon, yung latter ba? Yung the last? Tanong ko sa inyo, ano ba yung naranasan mo, nadaanan mo in the past? Dami ho dito sa simbahan, no? Mga ilog. Ayun, si Marvin, no? Yung basis mo natin. Kaya nga, love ko tong batang to sapagkat nung siya ay 10 years old pa po, namatay ang kanyang tatay. So, kanyang nanay dapat tong magtrabaho, magkayod, magdoble. Sapagkat dalawa ho silang magkakapatid. Araw at gabi, nagtatrabaho ang nanay. Dahil sa ganung klaseng trabaho, nagkasakit ang nanay. 2 years ago, nung nandun sila ho sa Cavite, ang nanay ho'y nagkasakit at saka namatay din. Kawawa talaga tong batang to. Yung mga past ho natin ba, yun ang kanyang story. Pero sinabihan ko si Marvin kasi ito yung promise ni Lord sa atin. Sabi ko, Marvs, huwag kang mabahala, huwag kang mag-worry, huwag kang matakot sa unahan mo sapagkat si Lord ang mag-take care sa'yo, i-bless ka niya. Kaya nga, ito yung promise niya. Ano yung mga past mo, yung pains mo, papalitan ho yun ng Lord ng best sa days mo ngayon, yung latter mo, yung end mo, yung today mo, at saka tomorrow mo. Amen? Tell me, what is your story? Diba? May isa hong sister kahapon nag-testimony, iniwan siya ng kanyang husband. Sakit ho yun, diba? Ang prayer ko po na tayo hong lahat will stay talaga perpetually mag-asawa, iwan yung asawa. Pero yung kayong sitwasyon ganun eh, yung mga, may mga bagay kasi natin dito sa mundo, kasi we live in a broken world na hindi natin beyond our control ba? I don't know what's your story, I don't know what's your pain, but I'm standing here being your pastor and I would like to tell you this, I would like to announce this. God is a word for you. God is a word for you. Listen, God is preparing you the best. In fact, His word is this, your best are yet to come. Palakpakan ulo natin ang Panginoon. May isa hong versikulong mahal na mahal ko talaga sa 1 Corinthians. Sabi ho ng Bible, yung mga mata ho natin, hindi pa natin nakita. Yung mga tenga ho natin, hindi pa natin nadinig. Yung mga isipan ho natin, hindi pa natin na-understand ang plano ni Lord sa buhay natin. I hope tama ho yung Tagalog ko. Sa English pa ho, eyes have not seen, ears have not heard, minds have not conceived to what the Lord has prepared for His children. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng tunay ng ating Panginoon. God cares for you. Ang Diyos ho natin ay Ama para sa atin. Our God, ang Diyos ho natin is a good Father. He has some, not just good plans, He has some best plans in your life. May tao pa ho dyan? Tingnan ho natin more yung story na binasa ho natin. Ano po? There are 2 things I have noticed, seen here. First, patungkol ho sa blessings ng Panginoon. Know that the blessings of God are from the Father. Yung mga tao, hindi nila alam saan galing yung bino. Kasi binigay ho sa kanila ng mga servants, umiinom lang sila. Pero hindi nila alam na doon pala sa likod, yung bino na binigay ho sa kanila ay produkto ho ng isang milagro. Ibig sabihin yun ay galing sa Panginoon. Brothers and sisters, yung blessings na darating sa buhay mo, hindi ho yun resulta ho ng iyong kalakasan. Yung blessings na ibibigay ni Lord sa'yo, hindi yun resulta sapagkat magaling ikaw, sapagkat bright ikaw, sapagkat marunong ikaw, talagang naghahanap ka, tsaka nagbabanat ka ng buto. Siguro, ganun ikaw. Pero sisiguraduhin yun ng Lord na ang blessings na darating sa iyo ay galing talaga sa Kanya. Amen? I'm very happy because my son is here this morning. Tatlo ho yung anak ko. Tatlo ho yung binigay ni Lord sa amin. Pero yung dalawa, mukha talaga ni Sister Delia. I will have to admit that.
Pero thankful ako kay Lord kasi at least merong binigay si Lord sa akin isa kamukha ko. Dun sa trabaho nila, nakita nila si Sister Delia. Puti kasi Sister Delia, nagpakuha ng dugo. Yung nanay mo pala, puti pala. Mistisa, insikin nanay mo. Kita nila yung picture ni Naz. Nakita nila yung picture ni Aya. Sabi nila, ikaw lang kay ibang mukha, Birdie, ha? Ah, adopted ka siguro, no? Hindi pa nila nakita yung tatay. Kahawig ko yung anak kong lalaki. Yan, padawa. Pero mas kahawig yan siya sa kanyang lola, yung nanay ko po. Nalala ko nung third year high school po si Gamaliel. Lahat kasi ng mga anak ko nag-i-excel sa kanilang studies. And si Gamaliel, since grade 1 ho yan, pati na pagpunta ko ng fourth year, dapat siya ho yung valedictorian sa Don Pablo. Pero yung story ho, lineso siya ng Panginoon. Pati na nga sa college, to God be the glory, we give God the glory. Isang araw, nag-join siya ng isang competition. Ang hilig kasi niya science. Kaya he wanted to become a doctor. Science. Meron siyang inattend ng isang competition. Gustong-gusto talaga ng bata na manalo nitong klaseng competition. It was a research. Dapat sa high school yung normal na, no, hindi pa sila exposed ng ganun. Pero nasa top section. Kaya naka-join siya, he was sent. Excited talaga yung bata. Yung coach niya, yung kanyang teacher, walang care sa kanya. Sabi niya sa kanyang mama, closer sa kasi siya mama, yung ganyan. Hanggang when the real thing was presented, wala akong nakapanalo sa kanila. Ilang eskwilaan o yun, many schools joined to that competition. Umuwi yung bata, umiyak talaga. Sapagkat mataas talaga yung kanyang expectation. Sabi niya sa kanyang sarili, ako yung number one ng buong Don Pablo Lorenzo Memorial High School sa junior students. Totoo naman, to God be the glory. Ako yung isip siguro ng bata, pinakamagaling sa science dito ng buong Don Pablo. Umuwi at luhaan yung bata. Sapagkat hindi din siya nakapasaho sa kasi yung mga panelisto, iba yung standard na binigay nila sa mga bata. Pati na nga ho yung DepEd, yung nanay, kasi alam ang word. Kaya nga, tayong mga parents, kailangan alam ho natin ang salita ng Diyos. Kasi ang kinakapitan ho natin, kapatid, hindi ho reliyon. Ang kinakapitan ho natin, mga promises ho ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Alam ba ninyo, ang promises ng Panginoon ay makapangyarihan? Sabi niya sa kanyang anak, "Nap, you trust the Lord, God will vindicate you." Yun kasi ang love namin na words. Vindicate is ang Diyos ang magdi-defend sa iyo. True enough, tumahan na yung bata. Friday kasi ho yun. Sabado, nawawala konti. Sunday, pumunta na si church. Ayun, praise and worship. Kinabukasan ho, umuwi ba yun siya, Sister Dels? Umuwi ba ho yun siya o may nag-test ba sa kanya? Make long story short, ang DepEd din na dissatisfied ho sa performance ng mga judges na ang ginawa ho ng Department of Education, yung tawag nito, yung sa Zamboanga City ho, yung nullified ho yung tawag nito, yung judgment ho ng mga judges, at sila ho ay nagpalabas ng bagong winners. At sa third year ho, ang winner, kaisa lang siguro, ay, what do you want, anak? Nagalimot na daw siya. He was the winner. And then, he went to the region, and he was sent as well by the school to the national level. Ang competition niya sa national level, praise be to the living God, taga UP, taga Ateneo de Manila, at nagtap pa din ang bata, number 12. Ano lang man ang Don Pablo against this, tawag nito, yung mga universities. Kaya ho, pagpasok niya sa UC, kahit saan siya pumupunta,
Ngayon ho, pag-apply ho niya sa West Visayas, kasi magme-medicine yung bata, to God be the glory. Aawahin talaga ako nitong bata ito pag-uwi. Because he doesn't want to brag. Anak, let's brag the name of Jesus. Yung istoryang yun, sinisulat ho niya yan, yung kanyang mga ano, yung kanyang mga achievements. Nakapunta ho siya sa national, at palagi talagang marireminded yung bata niyan na bakit siya nakapunta doon, bakit siya nakarating doon, hindi sa kanyang sariling wisdom, hindi ho sa kanyang sariling kalakasan. Nakapunta at nakarating siya doon sapagkat sa pabor ng Diyos sa kanya. Ganun ang gagawin ni Lord sa'yo. Magkakaroon ka ng bahay, hindi sapagkat magaling ka magsalita. Magkaroon ka ng maraming sales, hindi sapagkat magaling ikaw. Sasakyan ka, anak, hindi sapagkat guwapo ikaw or what. Itong lahat na sinasabi ko, ibibigay ito ng Diyos sapagkat mahal ka ng Panginoon. Ibibigay ito ng Diyos as a favor to you. Ang tawag nito, unmerited favors. Favor, pabor galing sa Panginoon na hindi mo pinagtatrabahuan sapagkat mahal ka ng Diyos. Sabi ho dito, your blessing shall be from the Father. Amen. Sige daw, close natin ang eyes natin. Taaso natin ating mga kamay, sabihin natin si Lord, Lord, tinanggap ko ito, Lord, I receive this in Jesus' name. The second thing is this, brothers and sisters, the Lord will do it His way. Hindi ho sa way ho natin, kung hindi sa way ho ng Lord. Sige ho, baba ho natin yung mga kamay natin. Palakpakan natin si Lord. Sa way ho ng Panginoon. Pwede ba sana yung mga servants doon, para kambal-kambagan, no? Magkano yung pera mo dyan? Ako meron dito. Sige, punta muna tayo sa shop. Bibili lang tayo ng ano, Jack Daniels. Bibili lang tayo ng ano, ibang vino. Hindi yung sila. Ang Diyos ang gumawa eh. Ang Diyos ho ay gumawa. Naalala ko, nung binigyan ako ng iPad ng Panginoon, meron akong isang pamangkin. By the way, may yung family ko talaga, lumalapit na sa Panginoon. I'm very happy. I have another nephew and his family is here. Si Intoyo, si Rogelio Jr. Toy, taas kamot ni Mastang family nila. Palapangan doon natin sila mga exon. Amen. Si Jilan, limay na. Ay, nahing taon ang mangkutiyang igagaw, no? Praise God. Na ito'y naabot nga akong pagkumangkun sa balay. Yeah. Nahiyan na ako mo study ng him. He saw and he noticed inside our room, I pasted posters ba? They were not many, but just two of them. Gikan to siya sa Globe. Napagoy mga, kanang itong mga hand bills, kanang plan sa Globe, iPad. Gusto ko magka-iPad. Tell me, kisa may bili gusto magka-iPad? Amen? Oh, taasin ka mo, kasi gusto ka ipad nga niya. Ako, naapay magto ko sa mga obang mga amigo na ako, pingot ko sa kuha, ako'y amigo pastor. Kasi, ano ka, nag-work ka, nag-minister ka, kailangan ka talaga ng ipad pastor. So, ikaw, oo, brad. Pero ikaw, sa out ka na ako, no? Nag-usap kami ni Sister Delia, mag-ipon tayo, Sister Dels. Sa sweldo ko, at saka sa, may little business pa kami at that time yung sa juice. Pag mag-ipon ako, binilang-bilang ko, sabi ko, 30,000 yung ano, iPad. Siguro 30 years. At that time, wala na. Phase out na yung iPad. Pero naalala ko, sabi ni Lord, sabi niya, ask and it will be given. Seek and it shall be found. Knock and it shall be opened. Naghingi ako kay Lord. Nilihans ko yun. Pwede mo yung gawin, mga kapatid. Huwag mo lang ipakita sa iba sapagkat magtatawanan ka. Especially pag hindi nakakaintindi sa'yo. Ikaw lang at ang salita ng Diyos ang nakakaintindi dyan. Kasi yun ang sinasabi ni Lord. Ang tawag niya, you claim. Kahit na yung mga bahay, Sister Girls, hindi pa natin yung nagawa, no? O yun. Hanap tayo ng poster, ha? Nililihans ko, Lord. Yung pamangkin ko, pagdating nga siya nga, kung man, hining,
bata ko mong putanaw, yun sa kuha, maglulo ko si mga lulo. Bata ko mga ikis, mag-angkol na lang ko, request na ko, sige lang na, anything will do. Siya, oh, saan na siya lulo? Pakistorya, doon mga kaiba, kung saan na siya, ikaw? Kapunga-punga tao sa bata, ikaw, hindi, posterya na. I don't know, more than a year kaya yun? It was 2013. The Father will do it His way. Sige daw, basahin na natin. The Father will do it His way. Pag mag-pray kasi tayo, the Lord will answer us into different ways. Gagamit ang Lord ng mga other people, vessels ba? It was my 40th year. No, 41th. 41st. Birthday ko yun. Hindi ko alam. May 11 o 13 members pala sa church. Tingnan niyo ang membership ng Acts. Ang Acts ho, ay hindi simbahan ng mga milyonary sa Zamboanga. Karamihan ho, young people, karamihan ho, mga ano, sabi mo, salamat sa Panginoon. Come on! Pero we never demean any member in the church. Everyone is valued. Everyone is loved. Promise ho natin, ang value ho natin sa Acts, when you are in Acts, you are promised to be always loved and always accepted. Pwede ko ho yun. Hindi ako pinasermon. Akala ko, sige, second Sunday kasi ngayon. Okay, relax ako. The after I preach, tinawag ako dito, make long story short, may isa home box. Pinabuksan mo sa akin. I opened up the box. And there, it was this big. And inside the box was an apple green. Inani ka gamay ni, yung ko kalimutan na si Ayan, Pastor, abihin Pastor. Ibalo naman ka ni Ayan, gusto riyan ang bata. Gamay lang ba? Kanya, gusto riyan ay siya, ang tuod yung ko. Okay. Gamay, gusto riyan ang bata. Kanan, telegrama ba? Abihin Pastor. Abihin ang ko. Kining mga bata, ni apple. Yeah. Birthday man ako. Akong ikaw ng apple. Salamat na rin nga. Kalawang lang ako, Pastor, ayaw. O kaya, Pastor. Okay. Meron siyang ano, yung confetti. Pag-feel na ako mga igsoon ang cartoon, napay cartoon sa ilalong. Wala, kulbaan ako. Ang akong heartbeat ba? Ikuha na akong cartoon mga igsoon. Pag ganun ko talaga, nung exclusion na. Slow mo, pagtingin ko, apple man, binuksan ko mga kapatid, iPad pala. You know what? Ginapaghambog yun ako ang ato ang Ginoo. Sapagkat kung sa sarili kong kakayahan, at least 30 years pa siguro ako magka-iPad. Pero humingi ako sa Diyos, binigay ng Panginoon. Anak, brothers and sisters, huwag tayong magtubiling humingi sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Palagpakalo natin si Lord. Amen. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Sabihan niyo ang katabi mo, sabihin mo, to God be the glory. Hallelujah. Sabi ho ni Haggai, basahin na doon natin, 1, 2, 3. The glory of this latter house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Sabi ni Lord, talks about your house. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, God speaks about your house. Sige daw. Pamilya mo. Sabi ni Lord, bibigyan kanya ng peace. Yung pamilya mo. Diba? Kulang tayo nito, ano po? Ang sabi ni God dito, ang glory daw ng house mo ngayon. Ngayon ba? Born again ka na. Yung family mo ngayon will be greater than the former. Yung dati mong, ikaw, yung pamilya mo noon, yung wala ka pa sa born again, well, hindi ka pa na born again, hindi mo pa binigay ang buhay mo sa Panginoon. Dami mong mga pains, ano po? Dami mong mga failures. Dami mong lahat ng, ano, yung mga negative things siguro na you can name mo, mga anak mo, yung asawa mo, lahat. Sabi ni Lord, anak, lumapit ka sa akin because I will heal you. Lumapit ka sa akin, anak, because I will repair you. Mayroon pa lang akong bagong sermon ho, hindi ko pa na-preach. I'm still connecting the dots. Maybe one day I will preach it. My sermon's title is The Repairman.
Isang araw ho, sabi ng God sa akin, si Jesus, the Son of Man, the Son of God, sabi niya, I am your repair man. Si Lord ho, nagre-repair ng buhay. Amen? Amen. Si Lord ho, nagre-repair ng family. Amen? Amen? So kung tingin mo sa buhay mo na yung buhay mo devastated, yung family mo devastated, wala nang parang hope ho sa labas, Jesus is your hope. Amen? Amen. Palakpakan mo natin si Lord. Ang message ko ngayong umagang ito, indeed, believe it with all of your heart, your best will still yet to come. Amen. Yung best ibibigay pa ng Panginoon sa iyo. Ilang trabaho na ba ang pag-applyan mo? Hindi pa dumating, mga kapatid, yung best talagang job, darating mo yan. Amen? Diba? Amen? Amen? Amen. Testimony namin ni Sister Delia, yung daughter ho namin, hindi ko pa alam kailan uwi sa iya, July ba or August. Nanay kasi nakipag-usap sa kanya, ano po. Nalo ko talaga yung graduation ho ni Aya. This was, 2009. Gusto niya mag-nursing. 2008, galit. Sabi ni Sister Delia, sweet, kailangan natin pa-enroll ang bata. Sige, ang pera ko noon talaga, 15 peso, 20 peso. Kasi madalang na yung juice. Marami pa ding patay, pero dami ng juice talaga sa Buanga. So, yung hanap patay ko, yung kukunti na lang yung, saka yun ang daily, para sa daily namin ba? So, kahit sa wingsuit, we need to enroll at least 5,000 yung entry ng bata. Sabi ko, mag-qualify mo na, at saka yung earlier pre-enrollment, gawin mo na. And then later, anak, sinasabihan ko talaga by faith ba, ito yung gawin ninyo sa bahay ninyo, ha? Huwag, mamamatay na talaga tayo. Ano yan? Negatibo yan. Ang magbuang ng gitaan eh. Don't you know bakit maraming ganito ngayon? You got to school at hindi. Mag-take ka ng exam. Hindi ka pa nga nag-cancel ng meron. Wala na. Pagsak yung buwan eh. Hello? Ayaw. Sinabihan ko si Aya, na mag-enroll ka na. On Monday, you can enroll. Pero ako nun, prayer talaga. So pag may needs kasi tayo, nananalangin tayo, sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, pag may needs ka, kapatid, mag-pray ka. Sige, sabihan mo yung katabi mo. Nandito si Sister Anne. Asa mo itong daughter ni mo? Baby, pakitayo daw na. Ilang taon ka ngayon, anak? 12. Siguro 5 years old ka at that time. Take it, sit down. Ito si Beng, si Sister Anne. Dumating ito. Tapos na si Aya mo mag-enroll Friday. Following day, sabi ko, Monday na tayo bayan, anak. Bata, masaya na. Tapos Sister Delia, pero alam niya anong nangyayari. Yung talagang by faith ba? Nag-worship kami noon, si Anne, nagsimula na kami. Parating na si Anne. Yan, Sister Anne, yung ate para. Kanyang anak, yung si baby, no? Was 5 or 6 years old. Nandyan yan sa likod ko, nakataas ako. Kapikit ako. Lumapit yan sa akin at saka nagkuhit sa akin ba? Ganito, Uncle. Tara ko sa bata, gigakos na ko siya kung saman. Itong batang to, may binigay sa akin, sobre. Sabi niya, Uncle, binigay ni Mama. Ano pala yun? May isa kaming kaibigan na tagal na talaga hindi namin nakita. Kasi nag-iipat ng bahay. Ano pala, other place. Hinanap kami, hindi kami mahanap. May isang another friend. Sabi niya, hinanap ko si Pastor Burley, ibigay. Yun pala ay boss ni Sister Bean, Sister Anne. Alam po ninyo, kailangan nun ni Aya ho, enrollment at least 5,000. Hindi ko, kasi nag-worship yun, pag-uwi ho, binuksan ko yung envelope, mga kapatid. 5,000 peso bill. Sino hindi maiyak dyan? Sabi ko sa anak ko, anak, magpa-enroll ka na to. Ay, hindi pala, magbayad ka na tomorrow. Yun ang simula ni Aya. Yung anak ko yung magdadalawang taon na nandun ngayon sa Saudi. She's also a nurse. She's together with my another niece. Anak ko ni Manong at saka ni Manang, kapatid ko ni Jilan. Magkasama ko sila dun ngayon sa Saudi.
Kasi manong na istorya din paano nakapagtapos yung ano nila, yung daughter nila. Let me tell you, ladies and gentlemen, sabi ko ni Lord, pag magsiserve tayo ni God, sabihan mo yung katabi mo kay Lord, katabi mo sabi mo, sapagkat nagsiserve ikaw kay God, pakinggan mo ng mabuti ha. Yung house mo noon, ikumpara mo ngayon. Yung house today, sa ano yung sabi niya? Will be greater than the former. Sapagkat ang kasangga mo ngayon, hindi na ho yung Bombay. Sino yung mga ano natin? Nakaranas din ako ng Bombay. Ako I'm not embarrassed. Papadalaanin talaga tayo ng Lord ng ano dahil sa hirap ng buhay ko. Ngayon mga kapatid, hindi na ho Bombay. Ano no, paano yun ipoprovide ni Lord? Kaya nga, kailangan magsikap. Hindi ka rin magpagsabi si Lord, ibibless ako, pero alas 10 ka ng umaga, gumigising. Para si Juan tamad, hindi ho, sabihan mo yung katabi mo, magbalat ka din ng buto. Amen. Kamu mga babae, no? Kamu mga dalaga, hikapaanay ng kamot sa imong mga kuwan, ka ng imong boyfriend, o wapay imong boyfriend, wala man o gani. Kung liso gani, pili ko ano Mingon dahil Lin. Paglaman mo dahil ni Mulin, kung pangana ni Mulin, walay, kung lino, walay? Kalyo. Ah, okay lang, basta nastrabulo ko na tuloy, no? Nagtrabaho sa lab, Lin. Dito ho, andito si Sister Rose Mercado. Talagang mahal namin ang family ni Sister Rose. Mamaya hapon pa siguro, dalawa kasi yung celebration natin. Talaga, hindi ho kaawaan. Dapat ho, mag-praise tayo kay Lord. Labandera ho, member natin ng church, na itaguyod niya ang kanyang mga anak. Dalawa ho, nakapagtapos na, isa na lang ho, sa college, malapit na ho matatapos. Kayong mga parents na nandito ngayon, yung mga anak ho ninyo ay high school pa po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung pag-asa ninyo, ilagay ho ninyo sa Panginoon. Galing kami dyan, na-experience na ho namin ang ating Diyos ho. Ay tapat sa atin ho. Our God is faithful. Amen! Palakpakan mo natin si Lord. There are three more things that I still would like to preach. Number one, anong meron kasi tayo? Ano po? Sabi ho ng Bible, we got the resurrection life of Christ in us. Ano yung nasa puso mo ngayon? Ano yung nasa laman ng puso mo? Eh yung buhay ni Jesus na nagbuhay sa kanya galing sa patay. Kasi ngayon, di ba, Resurrection Sunday? Di ba? No, punta ho tayo sa mga malalaking simbahan na sa Catholic at sa ano, man. Ano sila? Kasi traditionally daw, nabuhay. Ngayon ang pagkabuhay. Yung kapangyarihan ho, na nagbuhay ho sa katawan ni Jesus 2,000 years ago, yung same power na yun ay nasa loob mo, nasa puso mo. Kaya nga kapatid, isa lang ang destination mo kapatid. Hindi ho sufferings ang destination ng buhay mo ay blessings kapatid. Amen? Amen. Kaya nga paniwalaan mo. Sabi ho ng Ephesians chapter 1, 19 to 20. Pwede natin basahin po. 1, 2, 3. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Masyadong mahaba, no? Ganito yun ang ibig sabihin niya. Yung power na nag-resurrect, yung kapangyarihan na bumuhay muli ni Jesus galing sa patay, yun din ang same na kapangyarihan na nandyan sa puso mo, nandyan sa ilalim mo. Amen? Kaya nga ho mga kapatid, wala hong anak ng Diyos na hopeless. In fact, bakit hindi ka hopeless? Sapagkat yung hope ay nasa puso mo. Jesus is our hope. Amen? Amen. Si Jesus ang ating pag-asa, mga kapatid. Amen? Palagpakan natin ang buhay ng Panginoon. Sabi ko dito, mga kapatid, the Lord shall do them to you, hence believe them. Gagawin ito ng Diyos sa buhay mo. Sabihan mo din yung sarili mo, lagay mo yung puso, yung kamay mo sa puso mo, sabihan mo yung sarili mo, gagawin din ng Diyos yan sa akin. Sige daw. Amen. Gagawin din yan ng Diyos sa akin.
Ang dapat lang ho natin i-respond ho sa Panginoon, kailangan marunong ho tayong mag-believe sa araw niyan. Bago natin babasahin yung Ephesians, no, may isa hong bulag. Lumapit kay Jesus, sabi ng Lord, anong gusto mo? Sabi ho ng bulag, dito ho si Jesus ha. Ito nakatayo, ang bulag sabi dito. Kasi ano ba naman yung hira, di ba? Jesus, sakita para na. Si Lord, cause to carry. Talil bulag mo, alalita. Sina? Senior, oh, mahala, pwede meron. Ingon si Lord, sabi itang to you. Nagpitok-pitok iyang mata, hinahinay mga egzon, yung ano, yung black na nandito, yung ano, yung apple sa kanyang eyes. Itong ano ba, black? Kasi yun ang lens, no? Puti na na. Hinahinay na na nagkaroon ng black. Nakakita yung lalaki. Pero bago ho yun, sabi ni Lord, do you believe that I can do it to you? Sabi niya, yes Lord, I believe. Help my unbelief. Yun bulag yun ang ginawa ng Panginoon. Si Lord, iba din ang milagro gagawin niya sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ang tanong niya sa iyo, anak ng Diyos, do you believe? Naniniwala ka ba? Kaya mo bang paniwalaan? Sige, taas mo lang natin ating kamay. Sabi natin, yes Lord, I believe. Yes, Lord. Amen, amen. Palakpakan na natin si Lord. I would like to recommend, i-memorize natin itong Ephesians 3:20-21. Sige, isulat po ninyo. Sa bahay po, tsaka ito yung i-claim ho ninyo sa Panginoon. Sabi ni Lord, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Ingon nga din, to the power that works in you. Sa buhay ho natin, si Lord, gagawin niya daw. The Lord is well able. He is able. Sabi na natin, God is able. God is able. Kaya ng Diyos to do exceedingly, grabe no? Sobra-sobra, exceedingly, abundantly, above pa, may all pa, may exceeding pa, may abundantly pa, may above pa, may all pa. Sabi dito, we ask. Minsan, humihingi tayo, no? Pero karamihan, iniisip lang natin. Di ba? Kanawa pa sa TV, no? Hindi pa sa balay nila, boy. May tag magkabalay po ni Ana. The Lord knows what's your thought. Pero hindi, mga kapatid, presyo-presyo lang. Maganda talaga yung humingi tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, I would like to close my sermon, ha? My message this morning. Sabi ho dito, let us serve the Lord excitedly. Nagsiserve naman tayo kay Lord, no? Kailangan mag-serve tayo sa excitedly. De, masaya lang ako ngayon sa pamangkin ko, si Toy, no? Tsaka si kanyang asawa. Nung namatay kasi ang kanyang tatay, few months later, yung tatay din namin, si Manong Relio siguro, July, August, and in those months, following years, si Papang, it was on a March 21, matay din ang tatay din namin. Pero yung tatay ni Intoy, nung namatay yung tatay niya, maliit pa si Intoy, mga 6 years old siguro pa. Intoy, no? I know, nakaranas talaga itong batang ito ng paghihirap. Mayaman yan sila noon. Gaya namin. Nag-imanong Diyo.